yung project na to is very challenging. Bakit? Unang-una, naging problema natin dito ay yung area kasi medyo masikip. Pangalawa, yung haba ng area nito ay 10.65 meters. At hindi lang yun, yung height ng building niya ay nasa kulang-kulang 4 na palapag. So yun, kung isa ka sa property owners na ito yung naging problema nyo, panoorin yung video nito dahil ito ay para sa inyo. Pero bago yan, syempre, please click the link below because it's time to... So yun, back to dun sa ating problema. Masikip yung area kasi dineliver yung ating materials ay gabi. So hindi siya agad-agad natin may ibaba kasi marami mga nakapark sa baba. And then, pangalawa, ang ginawa natin doon, dahil mataas yung building, anong ginawa natin? Mang Kanor? Anong ginawa natin? Lubid. Tapos, paano kayo nakakit sa taas ng building? Sa ano? Sabihin tayo sa ano? Saan? Scaffolding. So, ayun. Ang ginawa namin, nag-install kami muna ng scaffolding, yung pinakauna-una sa lahat. And then, make sure lang na kailangan safe yung paka-install ng ating scaffolding. Bakit? Doon po nakasalala yung buhay natin at saka buhay ng ating mga workers. At hindi lang yun, syempre, kailangan ingatan natin kasi mamaya makapag-damage din tayo dito sa mga katabi. Kasi yung building na to ay townhouses, maraming units dito. At tuloy nakapag-install na tayo dito ng isang unit. Kung hindi ako nagkakamali, yung katabi niya. So, yun, paka-install ng ating mga scaffolding, syempre. Ano gawin natin? Nag-akyat na tayo ng yero. So, yun, dahan-dahan lang yung pag-aakyat natin ng yero. Kasi nga, ang lapad ng kanyang building ay nasa 4 meters, pero yung haba niya ay 10 meters. So, yun. Anyway, nag-akyat na nga yung yero at ito na siya. Yan, di ba? So, yun, eto, kinonsider na natin to palitan, di ba, yung capping. Kasi... supposedly, dapat yung capping talaga, ito. Yung capping na to, talaga, ito ay doon sa kabilang side, di ba? Kasi halaging hati po yan. Pero kailangan, i-secure na natin to. And then, naglagay na sila ng ano, no? Tingnan mo, mapapansin nyo sa kabilang part. Kuha mo ng camera, dali. Yan. Ang dami ng patchy-patchy. Pininturahan nila ng waterproofing yan. Pero I'm sure tutulo pa rin yan kasi... yung yero niya ay bulok na talaga. Tulad nito. So yun, yung L flashing niya bulok na. At saka ito, flashingan na natin. Papalitan na rin natin. Pati yung sa kabilang side. So ang tawag nito ay L flashing at saka ito ay capping. Ito yung sasabi nilang capping. Pero make sure, pag nag-install tayo ng capping, kailangan nakasandwich yung silang yan. So abangan nyo sa next video. Dahil ipapakita namin mismo yan. Tara, it's mainit. So yun, nagbababa na tayo ng yero na kinalas natin. So dandahan yan, kasi mahirap dahil mataas nga yung building na to, dandahan natin yan. Ibinababa, ginagamitan lang natin yan ng lubid. Tulad ng sinabi ng tauhan ko kanina na kailangan gumamit tayo ng lubid sa pag-akyat at saka sa pagbababa ng yero. Kasi nga, medyo mahirap. Mamaya makabasag tayo dyan sa kapitbahay natin ng mga glass. At kami sa mga bata sa labas. So yun! Ano ba? So again, shoutout dyan kay Ma'am Tessa Tose sa US. Mag-ingat po kayo, ma'am, kasama ng inyong pamilya. Maraming salamat sa inyong tiwala sa Caspar Roofing. Di ba? OFW, online transaction na po kami ni ma'am. So, yun. Again, dyan na nga nagtatapos yung video ko. At maraming salamat sa inyo. Please visit www.caspar.ro.